Good morning po sa aking mga mag-aaral at sa lahat po na nanonood ng aking video. Dito naman tayo sa tanong, what are the limitations of Congress to enact penal laws? Ang Kongreso po natin ay dapat gumawa ng batas na sangayon po sa ating konstitusyon. Sila po ay hindi dapat gumawa ng batas na salungat po sa mga sumusunod na provision ng Bill of Rights. Ang una po ay ang Section 1, Article 3, na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin ay hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ari-arian ang sinumang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas. Ito ay tinatawag na due process, kung saan po ay may layuning pigilan ang ating napakalakas na pamamalaan sa hindi makatarungang paghihimasok sa buhay, kalayaan at ari-arian ng isang mamamayan. Gayon din, ito ay nagbibigay ng karapatan sa isang tao sa makatarungang pangdinig ng kanyang kaso bago husgahan. Halimbawa po, yung isang guro na pinaalis sa trabaho sa bisa po ng utos ng Civil Service Commission, ngunit walang hearing na ginawa para sa kanya. Ang sabi ng Korte Suprema ay nilabag ang karapatan niya sa due process. Ang karugtong po sa Section 1, Article 3 ay nagsasabi na, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Na ang ibig sabihin ay hindi dapat pagkaitan ng sinumang tao sa pantay na pangangalaga ng batas. Halimbawa ay ang isang guro na nag-apply sa isang pampublikong paralan at hindi tinanggap sa kadahilanan po na siya ay kaanib sa isang reliyon na may paniniwala na bawal ang pagsasaludo o panunumpa sa panahon ng flag ceremony. Siya ay biktima ng diskriminasyon at hindi nagbigyan ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang pangalawa po ay ang Section 19, Paragraph 1 na nagsasabi, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes. The Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. Ang ibig sabihin na hindi dapat ipata o malabis na multa, ni ilapat ang malupit o di makataong parusa, o ang parusang kamatayan maliban kung magtadhana ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilanang bungsod ng mga buktot na krimen. Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw ng parusang kamatayan. Sa Section 19, Paragraph 2 ay nagsasabi na the employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee or the use of substandard or inadequate facilities under subhuman conditions shall be dealt with by law. Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal, o imbing pagpaparusa sa sinumang bilanggo o detinido o ang paggamit ng mga kaluwagang pinal na di makatao. Ang pangatlo po ay ang Section 21 na nagsasabi na no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Ang ibig sabihin ay hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa isang paglabag kung pinaparusahan ng batas at ng ordinansang isang kagagawan. Ang pagkaparusa o pagka-absuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan. Halimbawa po ay ang kaso ni Malari versus sa People of the Philippines and Court of Appeals, kung saan po ay nagdesisyon ng Korte Suprema na mayroong double jeopardy sapagkat siya ay convicted sa stapa at siya ay hindi na dapat makonvict sa isa pang kaso ng stapa kung saan ang dalawang krimen ay nagawa niya sa iisang pitsa, iisang lugar,
iisang panahon at sa iisang pagkakataon. Ang panghuli po ay ang Section 22 na nagsasabi, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ang ibig sabihin ay hindi dapat magpatibay ng batas na ex post facto law o bill of attainder. Halimbawa ng bill of attainder ay ang pagpasa ng batas ng Kongreso na nagbibigay sa ating tagapagbatas ng kapangyarihang panghukuman sa pagbibigay ng parusa na wala ng paghuhukumang paglilitis. Sa kabilang bahagi po, ang halimbawa ng ex post facto law ay yung batas na iniba yung kalagayan ng isang tao na naging nakasama sa kanya. Nag-aalis ng karapatan ng isang akusado sa makatarungang proteksyon na inilaan para sa kanya at ginawang mabigat ang isang krimen kaysa doon noong ginawa ito. Hanggang dito na lang muna. Sana'y palagi na nasa isip natin na ang ating konstitusyon ay hindi pumapayag na gagawa ng criminal laws na salungat po sa ating Bill of Rights upang ipagsasanggalang ang ating karapatan, lalo na yung mahihina at mahihirap na mamamayan sa napakalawak at napakalakas na kapangyarihan ng ating pamamahalaan. Maraming salamat po.